Hello, hello, hello. Good day, everyone. You're listening to Pilgrim Seminary Podcast. I'm your host, Julie. And I'm Paul. Welcome to our new episode, Through the Bible. And for today's series, we will be talking about the background of the church at Corinth. Stay tuned. Be a blessing. And be blessed. Yan, Brother Paul, grabe, excited na ako sa pag-uusapan natin ngayon. Kaya nga eh, huwag na natin itong patagalin. Alright, itong libro ng Corinthians, ito yung series natin para sa episode natin. And this is very common sa atin ha. Minsan pa nga, nagiging kabiruan na nasasabihin pa natin na taga-Corinto yung kapatiran natin, no? Na minsan nagpapasaway. Bakit kasi sa atin, may mga bagay kasi na alam natin kung saan ang Corinthians ay kilala. Nakaka-relate tayo eh. O, tama. At ang Corinthians ay sinulat ni Apostle Pablo mula sa lugar ng Ephesus. Probably in AD 55. Pero bakit kaya ano? At paano naisulat ang libro na ito? Ito sinulat ni Apostle Pablo, sabi ko nga kanina, sa Ephesus during the third missionary of Apostle Paul. Pero kung kailan na-establish yung Church of Corinth during the second missionary of Apostle Paul. Gayon na nga. So mamaya bibigyan natin ng linaw yan. Mayroon dalawang bagay o dalawang rason kung bakit ito isinulat ni Apostle Paul sa mga taga-Corinto. Yan. Una, to rebuke the church. Bakit kaya? Because of some tragic church factions na naibalita kay Apostle Paul nung nasa Ephesus siya. So, ang makikita natin dito, yung mga pagkakamali at abuses sa Corinthian church, ito ay dahil sa mga Kristiyano mismo na umaasal na ungenerated. Para mga unbeliever. Oo, as carnal instead of spiritual. So, bigyan din natin ng diit niyan at detalya mamaya. Pangalawa, bakit tila sa pagsulat ni Apostle Pablo ay may galit, is to instruct the church sa mga bagay na dapat matutunan at isaalang-alang nila. So kaya may mga pagsaway, no? Ngayon, ang tanong, ano ba ang meron sa Corinth? Yan. Ito yung mahalagang bagay na malaman natin. Para mas maintindihan natin yung nature ng Corinth. Corinth is a commercial metropolis of Greece. It is situated on the eastmost of Greece. So about 50 miles west of Athens. Ito ay itinuturing na largest at pinakamayaman and most important cities of the Roman Empire. So, ibig sabihin talaga ito, isa commercial center. Yes, tama. So, kung sa panahon natin, ito ay Hollywood and Las Vegas ng Roman Empire. Yes. In fact, ito was a commercial center with two harbor and adlong beans for rival to its neighbor in Asia. Athens. So, magkakompetensya pala sila, no? In terms of economic. Yeah. And take note, it is a renowned and voluptuous city where the vices of East and West met. So, dito sila nagtatagpo. Kaya, hindi mapagkakaila yung yaman ng Corinth. So, nalaman natin kung ano ang Corinto. Pag-usapan naman natin yung background to the founding of the church at Corinth. The Church of Corinth was founded, katulad ng sinabi ko kanina, is Apostle Paul during the second missionary journey niya. At makikita natin to sa Book of Acts chapter 18 na groundbreaking ceremonies. So, nandoon yung groundbreaking, yung simula. So, sa Book of Acts, doon natin makikita yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Sa Acts 15 verse 14, he left on his, si Apostle Pablo, second trip with Silas. And chapter 16, at Lystra, they picked up Timothy. And at Troas, Paul received his Macedonian vision. Sa Philippi naman, doon niya nakilala si Lydia, yung babae na demon possessed. Naalala ko yan. And merong tatlong Roman jailer din na naligtas dahil sa pangangaral nila doon. From Philippi, Paul moved to Thessalonica. From there to Berea. From Berea to Athens. From Athens, and yan, finally to Corinth. And pagdating niya sa Corinth, na-meet niya naman si Aquila and Priscilla. Yun yung mag-asawa. At doon din, na-meet niya din si Crispus, kung saan is a chief ruler na naligtas nung during the second missionary Apostle Paul. At ito yung favorite ko nung nabasa yung chapter 18, yung God comfort Paul in vision. Oo, napaka-ganda nun. And
si Paul nag-stay siya in 18 months in Corinth. 1.5 years. Oh, tama. 1.5 years din. And the Corinthian church was, ang pastor nito is by a man called Apollos. Yan. So, during the summer of AD 53 din, doon na nagsimula ng third missionary journey si Apostle Pablo. Mm. Apparently, mag-isa siya dito. Ha? So, he arrived at Ephesus at nag-spend siya doon ng 3 years. At nung nasa Ephesus siya, he was visited by a delegation o yung mga representative from Corinth. Ito yung naghatid ng balita sa kanya concerning the tragic situation na nangyayari doon sa local church sa Corinth. Mm. And with that, with a heavy heart, Paul sat down to write First Corinthians. So, doon na yung nagsimula. At ano nga ba itong mga bagay na lubhang nagpabagabag talaga no, kay Apostol Pablo? So, merong tinatawag na 7 corruption na nangyari sa church na ito. So, ito nga yun, yung 7 corruption, yung unang-una dyan sa listahan ay mababasa natin sa simulang chapter ng Corinthians. On isa verse, pa lang. Verse 10 to hanggang 17. Yung una dyan ay they were following human leaders. Itong naman, yung sumusunod sila sa mga human leaders kasi may kanya-kanya silang grupo. Mm-hmm. Itong mga taga-Corinto na to, yung unang grupo niyan is Paulite group. Ito, kiniklaim naman nila na ang founder nila, si Paul nga, claim to fame kasi napaka-famous talaga ni Apostle Paul. Eh. Diba? Kilalang kilala eh. And ito sa Apostle Paul, kilalang kilala din nila sa tinatawag na great doctrinal preacher. So, kaya talagang gustong-gusto nila si Apollos. Yung iba ay si Paul. Yung iba naman, ang tinatawag naman sa kanila is Apollosite group. Kung saan naman, ito naman si Apollosite group. Ang sinusundan naman nila nito, si Apollos. So, itong si Apollos naman ay napakatalino din. Sapagkat ang tawag nila sa kanila is Apollos is an eloquent preacher. So, talagang may pinag-aralan din. Matalino din talaga ito si Apollos. Ito naman yung ginusto ng mga taga-Corinthians sa kanya, yung ibang mga grupo. Ngayon, meron din tayong tinatawag na Cephasite group. Kung saan naman ito naman, si grupo naman daw ito ni Cephas na si Peter. Ngayon, kilala natin si Peter. Bakit gusto nila si Peter? Kasi ito si Peter is a practical preacher daw. Diba? Doctrinal preacher. Eloquent preacher at down to earth and practical as a Peter. Bakit down to earth? Kasi kilala natin to si Peter, simpleng tao lang to eh. Mm-hmm. Kaya talagang yung mga preaching niya, talagang nakaka-relate talaga yung mga tao sa preaching niya. Kaya ano, may iba-iba silang grupo eh. At yung pang-apat na grupo is si Christ. Paano ba ito bigkasin? Christ-tide, di ba? Christ-tide group. Ito naman, sinasabi nila, maganda sana. Mm-hmm. Ito yung grupo daw ni Jesus Christ, tagasunod ni Jesus Christ. Pero sa kabilang banda, kaya ayaw nila sumama dun sa ibang grupo kasi may pride sila. May negative din. Kasi ayaw nilang magpasakop sa ibang mga grupo. Kaya pala sinabi nila, we are of Christ and therefore look to no human creature to lead us. Masamang may pride pa rin. May pride pa rin. So, mapapansin natin dito, umpisa pa lang na problem nila. Merong division among them. Oo, yan talaga. Which is not good talaga. And si mismong Apostol Pablo, nagturo siya that the church is not the popularity contest. Ano mang katayuan mo sa simbahan kung may authority ka man. The church is a community of people. Huwag natin kalimutan ito. It is centered around Jesus. So, yung mga leaders, saka yung mga teachers, are servants of Jesus. Oh, parang tayo. Servants na tayo ng Panginoon. So, yan ang una. At pangalawa, they were favoring earthly wisdom. Yan. Ang ugat ng earthly wisdom, worldly wisdom natin, tayo din mismo makarelate dito. Itong mga Corinto, yung pagkakainggit, yung selfish ambition, yung mga sarili lang nilang hangarin. Itong mga earthly wisdom na to, binubulag sila nito. Hindi nila nakikita o nalalaman kung ano yung wisdom ng Diyos. So, ano nga to? It is the eternal wisdom. God chose instead the method of the cross to save them. Imagine,
isinaalang-alang tayo ng Diyos para sa kaligtasan natin. Sabi sa chapter 1 verses 18 to 19, sapagkat ang pangangaral ng krus sa kanila na napapahamak sa mga unsaved, ito ay kamangmangan. Natapot sa atin, tayong mga ligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Bakaya sisirain ko ang karunungan ng mga marurunong, sabi ng Diyos, at dadalhin sa kawalan ang kaunawaan ng mga matatalino. So, itong mga bagay na to, nabulag nga sila, maaaring wala talaga to sa kanilang puso, no? Na ibahagi yung plano ng Diyos. Nakakalungkot man isipin, no? Pero parang habang binabasa, habang pinag-aaral, nakaka-relate din tayo. So, sa pangatlong problema nila ng mga taga-Corinthians, they were plundering in the flesh. Nag-struggle talaga sila. In those remarkable verses, Paul divides all men into three spiritual categories. Dinivide sila ni Apostle Paul sa tatlong bahagi na iba't iba yung kanilang katayuan pagdating sa spiritual matter. Mm-hmm. Yung unang-una is the corpse. Ibig sabihin ito, the natural man. Nakikita natin ito sa chapter 2 verse 14. Ito naman, itong mga tao na ito, talagang hindi talaga sila ligtas. Hindi talaga sila ligtas. Unbeliever tawag sa kanila. At yung pangalawa naman is crybaby. Ito naman, ligtas nga sila. Pero meron naman silang tinatawag na carnal. Ang tawag naman sa kanila, carnal man. Kaya nga talagang, pag tinignan mo yung kanilang status sa buhay, talagang napaka-carnal, prostitute, pagdating sa mga ganun, marami silang Sa mga old nature pa rin. And yung pangatlo is conqueror. Ito sana yung ito yung maganda na dapat na nakita sa kanila. Yung the spiritual man. Kung saan, kung ito, ikang totoong Kristiyano, makita talaga sa kanila na sila ay anak na ng Diyos. Yan. Ang Diyos ang nagahari sa buhay nila. Yan. So, yung pang-apat naman, they were forgetting future judgment. Mm-hmm. Ayon yan sa 1 Corinthians 3 verses 8-23. Kung i-imagine natin yung sitwasyon o buhay sa Corinth, talagang yung mga bagay na to, nalilimutan nila. Bakit? Kasi dahil nakafocus sila sa mga sarili nilang hangarin. Mm-hmm. O hindi nila nakikita yung mga mangyayari sa hinaharap. Balang araw, lahat tayo dadating dito. May mga areas sa buhay natin na itetest tayo ng So what are the areas nga that will be tested at the Bima or judgment of Jesus Christ? Una, how we treat other believers. Mahirap nga yan. Yan. Pangalawa. Okay. Siguro sa akin, so how we exercise our authority in over others. Talaga yan. Pag-submit. And how we employ our God-given talents. And how we use our money pagdating sa ministry. No, tama. Pag-support natin. No? Marami ito ha. Pero enumerate na lang natin. So, nandiyan yung how we spend our time, how much we suffer for Jesus, and how we run that particular race that God has chosen for us. Si Apostle Pablo, tinuro niya rin ito. How effectively we control the old nature. Yan. Aray. Nasaktan ako din. At ito ang matindi. How many souls we witness to and win to Christ. And how we react to temptation. Yeah. How much the doctrine of the rapture means to us. Yung mga Messiah, iba yung, yung mga Hudyo, iba expectation nila sa pagdating ng Messiah. And up till now. And lastly, how faithful we are to the Word of God. And the flock of God. Dami, nakakalungkot. At panglima, mga kapatid, ito yung they were plundering. Flattering themselves. They were flattering themselves. Ito naman, pinutukoy dito sa Acts chapter, ay sa Corinthians chapter 4, verse 1 to 21, yung the Corinthians leaders ay merong problema sila pagdating sa kanilang sarili, yung tinatawag na pride due to the to their authority. Dahil nagkaroon sila ng pride dahil doon sa binigay sa kanilang authority. Alam mo yun, pag binigyan ka ng isang authority sa isang bagay, kala mo kung sino ka na. Oh, yun. Yeah. So, may problema dito. May problema din. Iba na yung... Hindi lang yung mga Corinthians na, ay, mga taga, yung Corinthians na Christian yung may problema. Hindi yung mismong leaders din nila. So, iba umasta. Well, but Paul attempt to correct this sinful attitude. Mm-hmm. Merong anim na bagay na binigyan niya ng example, pictorial example. In chapter 3,
At saka chapter 4, the apostle described the work of the true ministry of Christ sa buhay natin, mga mananampalataya. He is a husbandman. He is to cultivate. He is a builder. He is to construct. He is a steward. He is to control. He is a father. He is to counsel. He is a disciplinarian. He is to correct. Yun yung mga bagay na nakalimutan ng mga leaders sa sarili nila. And also, ito ng mga Christian lead. Ito naman, ang mga Christian na ito, nakalimutan nila yung dalawang bagay na napaka-prophetical. Kunyari, ito example, yung tinatawag na Bima Judgment. Kapagdating ng araw, Bima Judgment. Makaharap tayo sa Panginoon. Naharap tayo sa Panginoon. Magbibigay tayong sulit kahit tayong mga Christian. Magbibigay tayong sulit sa Panginoon. Makikita natin yan sa chapter 4 hanggang verse 3 to 5. Na, so, parang nalilimutan nila. Oh, walang maitatago sa Panginoon. At yung pangalawa is yung tinatawag na millennium. Pagdating ng araw, maghahari ang Panginoon, 1,000 years, kasama niya tayo. Nakakalimutan nila yung mga ganung bagay, kaya patuloy silang gumagawas ng kasalanan. Yung nagiging kampante sila. Yes, hindi sila kasi sila nagiging futuristic. Nagiging kampante sila. And yung pangatlo is, pag makikita natin dito, pinaka-the best na example bilang isang tao, si Apostle Paul. Bakit, ano ba yung buhay ni Apostle Paul? Siya ay nag-suffer para sa ating sa Panginoon. Katulad ng ginawa ng ating Panginoon nung siya ay bumaba dito sa lupa, nag-suffer din siya. Para ipakita yung pagmamahal niya. Ganun din si Apostle Paul. Sabi nga sa chapter 4, diba, verses 12 to 13 ng Corinthians, being reviled, we bless; being persecuted, we suffer; and being defamed, we entreat. Oo. Na-experience din ni Apostle Paul, katulad natin, tayo mga lingkod ng Panginoon, na-experience niya rin magutom. Oo, na-experience, natural yun. Na-experience niya mauhaw, na-experience niya ng kakulangan din sa pananamit o ligidness. At siyempre, bilang isang mananampalataya, na-experience ni Apostle Paul na wala siyang permanenteng lugar. Mm-hmm. So, dwelling place. Ang ganda nun, na-realization sa atin. Oh. Sa, kung babasahin natin itong chapter 4 ng 1 Corinthians, sa verse 21, maganda yung sinabi dyan ni Apostle Pablo. Sabi niya, ano ba ang ninanais ninyo? Ako ba ay darating sa inyo ng may pamalo o sa pag-ibig at sa espiritu ng kaamuan? Grabe, no? Ganun yung care niya na ma-instruct yung Corinthian church talaga. Ganun yung bigat o yung laman ng mga sinabi. Parang pag ikaw yung taga-Corinthians na sabihan ng ganito, maduburub yung puso mo eh, no? Kung talagang totoo na didibdibin nila. So, ito na, pang-anim. They were failing to discipline. Dahil nakita natin yung mga nakakalungkot nga na sitwasyon nila doon, kailangan nila ng discipline. Kasi sabi sa 1 Corinthians 5 verses 1 to 13, there is fornication among you. Sa Greek, ang fornication, it is porneia, sa madaling salita, pornography. Imagine, 11 times na binanggit ni Apostol Pablo sa kanyang epistle yung salitang fornication. At mas madami niyang nabanggit ito sa Corinthians. 5 times. Ibig sabihin na mas marami niya nabanggit sa Corinthians. Talagang napakalaki ng problema ng katindi. Mga taga-Corinthians sa gantong bagay. Oo, kaya nga kailangan nila ng discipline. Ay, minaalala ko yung sinasabi nilang yung joke na Corinthian words. Oo, yun kaya na. Yun. Kailangan nila ng disiplina, pero nabibigo sila dahil nga sa tolerance of sin tsaka ng pride. Yun yung, alam mo yun, nakakalyo na yung puso nila sa paggawa ng kasalanan na okay lang, parang wala lang naman eh. Kaya nananatili sila sa ganong situation. Parang so, tayo din, ano? Oo, ganon nga rin. So, nakaka-relate din talaga tayo. Ngayon, nakakalimutan nila yung halaga talaga ng disiplina or yung seriousness ng disiplina. Kasi ano bang dahilan? Bakit kailangan na madisiplina tayo? Hindi ba to help the man find his way back to God? Yun lang naman yun eh. So, kung hindi tayo magpapadisiplina, mas talong gugulo yung sitwasyon natin. Ika nga nila, miserable. Oo, miserable. And last, they were fragmenting the body of Christ. So, yung tinatawag dito, yung pagkahati-hati nila.
Oo, sa madaling salita nga. Bine-break nila yung body ni Christ. Instead na, maging unified tayo sa katawan ni Christ. Wala silang unity. Oo, yun yung sa madaling salita. Madaling salita. So, nagiging kaugalian nila na nagtatalo-talo sila. Imagine sila mismo, nagiging katitisuran sila sa isa't isa. So, yun ang nakakalungkot. Sa lahat ng napag-aralan natin, no, napakasarap pag-aralan. Pero ang napakahalaga pa rin, ano yung bagay na matututunan natin sa mga napag-aralan natin? Ikaw, ano yung mga tumatak sa iyo habang pinag-aaralan natin ng Corinth? Oo, sa ating pag-aaral, sa episode natin, akin ding nasulit na there is no new modern local church problems na hindi natin maire-relate sa Corinthian church. Kasi hindi na ito bago. Lahat ito nararanasan ng mga churches. Ibig sabihin, yung problema noon, problema ngayon. Kung anong binigay na solusyon ng Panginoon noon, ganun din ngayon. So, sa atin, bilang part natin, gawin natin yung dapat. Like yung mga nasa authority, mga pastor and leader na binigay sa atin ng Panginoon. Galing yan sa puso ng Panginoon. So, matuto tayo mag-submit sa authority and dahil sila yung nag-feed sa atin. And yung Bible, salita ng Diyos, diba? Yan yung magiging guidance natin sa ating lakbayan dito. Ngayon naman sa akin at sa ating pag-aaral, aking napagtanto. Napagtanto eh. No? Pero aking na talagang tumatak talaga sa isipan ko yung looking unto Jesus. Kasi diba, pag tinitignan mo sila, may kanya-kanya silang grupo. Kasi tinitignan nila yung mga tao lang eh. Kaya Paulus ako, kay Paul ako, kay Peter ako, ganto-ganto. Diba? Nakatingin lang sila sa tao. Sa ministry, kung talagang gusto natin magpatuloy at talagang gusto natin maglingkod sa Panginoon, sabi ng Bible, walang iba, looking unto Jesus. Kasi siya yung author ng salvation natin. Kaya, tama. Ayun na yun yung aking mga napagtanto. Ay, isa pa, sa Acts 18 verses 9 to 10. Tama, maganda, naalala ko yun. Yung nai-stress na si Apostle Pablo. Maganda yung sinabi ng, sinabi ng Panginoon doon na encouragement na kay Apostle Pablo. Sabi niya, be not afraid. But speak and hold not thy peace, for I am with thee. Ang ganda, no? And no man shall set on thee to hurt thee, for I have much people in this city. Kapag ikaw nasa lugar ng makasalanan, parang imagine na ayoko na dito, hindi ko makakaya to. Kasi nagkaroon nga siya ng moral shock doon sa Apostle Pablo. But if the Lord were, sa katayuan natin, if the Lord were to say this to us, sinabi ng Panginoon na I have much people in this place. Siguro, hindi na natin i-question ng Panginoon eh. Kasi sure to na ito ay opposite sa kung anumang unang impression natin. So may plano ang Panginoon. Ang sarap pakinggan na sabi ng Panginoon, I am with you. Yes. Makikita mo yung sympathy ng Panginoon sa kay Apostle Paul. No? At ganun din sa Corinthians. Oh, ganun din tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Yes. So, amen! Glory to God! Marami tayong amen natutunan sa episode natin. Nawa tayo ay magkita-kita sa ating next episode. And thank you for tuning us! Hanggang sa muli, be a blessing! And be blessed! Amen!